Ano edad ka nagsimulang i-idolize mo si Megastar? Ano pa ako? Bata pa rin naman siya noon. Like, you were, I think, 18. Well, but later on. Oo, later on. Pero nag-umpisa talaga. Oo, hindi. Actually, 12 ka. Oo, I was mga around 6. Mga ganun, mga 6 years old. The first song I ever memorized by myself was Mr. DJ. Oh! Oo, the first song na pinakinggan ko siya sa radyo. Sabi ko, ang ganda naman ng kanto na to. Tapos, ang ganda-ganda ng boses. Tapos, na-memorize ko na siya. Tatlong beses ko pinakinggan sa radyo. Kaya mo pang kantahin yon yung Alan, ano, yung Mr. DJ. Ang ganda niya, Mr. DJ. Oh, ang ganda niya song niya kasi ang sumulat niya si M.O.D. Ray Valer. Akala ko si M.O.D. kaya Mr. DJ. Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko? Mr. DJ, para sa akin ito, sana ay okay sa'yo. Hihintayin ko na patutugin mo. Thank you uli sa'yo. Nais ko rin marinig. Alam niya talaga, dahil mali na kasulat, tinama niya, oh. Kahit man lang sa aking alaala, ay makasama ko siya. Nasaan man siya, mayroon mang iba. Ito'y sa song. Ang simple-simple nung lyrics, ang ganda nung harmony. Eh, kinanta niya. But the way she sang it, talagang... Oh, mamaya na, mamaya. The way you sang it. Kasi no. Ako mga hanggang mga Venus lang ako. No, boses mga Jupiter. The way you sang it. No, it was you. It was you. Pero talaga, Ate Shawi, kasi nung una ko napakinggan yun, talagang agad-agad, sabi ko, ang ganda naman itong kanta na to. Kasi sa probinsya pa kami nakatira noon, ate. Walang kuryente, ganun. Parang, ang walang kuryente. E, baterya yung radyo. Radyo. Ang pastime namin doon, pag kami buwan, nagkakantahan. And that was the song na, kasi sasabihin ng nanay ko, nagigitara siya, sabi niya, Mami, ako may bago akong song. Musical family. Mr. DJ, na dinig ko sa radyo. Tapos nung umuwi na ako ng Manila, grade school ako noon, aalala ko, yung bahay namin, malapit lang naman sa school. So may shortcut akong dinadaanan, pero pinipili kong dumaan dun sa mahabang way. Kasi sa palengke, merong mga pictures na pinagbibili, nakadisplay. Uso yun, yung mga posters. Oo, yung mga pictures niya. Hindi, yung mga pictures talaga na maliliit. Mga pictures. Oh, tapos may mga posters din. Ni Sharon Cuneta. Na hinihipo ko yung glass kasi hindi ko afford bilhin. So, tinitignan ko yon mula sa bahay namin hanggang sa school. Tapos pag school, hanggang sa bahay, ang tagal-tagal ko doon, tinitignan ko si siya. Ganon ka-idol. Ganon ko siya ka-idol. As in, kaya naiintindihan mo ba't hindi ako makapagsalita? Hindi ako ka ba? Ang galit. Yun na naman. Matatouch na. Yun ang mga epekto niyong dalawa sa amin. Oo. Yun yung epekto niyong dalawa sa amin. Thank you. I love you.